client, ang case holding natin kasi yung mga nahihiya, siguro dahil nga yung case hindi pa masyadong ano sa atin, tanggap pagka tayo ay may sakit na capital TNB. Tapos yung pwede sa mga client. Meron din po kaming mga galing doon sa iba namin kasama, kukunti daw yung personnel doon sa kanilang lugar para mag-conduct ng TV program. Doon yata yun sa Kabuyaw. Okay. Tapos po, yung service daw, yun ang pinaka client or service delivery related namin sa service. Bad attitude ng personnel, saka yung service po yun. Tapos po, doon naman sa iba, long time reporting kasi parang meron pang kung ilang beses pababalik para lang doon sa mga report. Tapos po, yun nga, service ang problema, tsaka yung iba kasing patient dahil malalayo ang pinanggalingan, so nag-expect ng mga expenses. Kung halimbawa mga nagtatrabaho yun, saan sila kukuha ng expenses nila para lang gagalingan sila yun ang mga kanilang ikitain, hindi naman nila may susuporta doon sa family. So, yun po yung mga problema ng client. Tapos, may different priorities po sila. Katulad nga nun, yung kanilang trabaho, pagkain, ano po yung unahin nila. Kasi kahit hindi sila magpagaling, kikita sila, kakain ng family, hindi nila masyadong iniintindi yung health. So, ayun po, yung service na kulang para po sa ano, tsaka yung lagi naman po, denial attitude. Yun lang po, nakita namin yung problema. Thank you. Maraming salamat. Bigyan po natin si Tita Daisy na Teddy Bear Club. Ah, hindi kayo mukhang Teddy Bear. Mukha ka niyo ano, manikang magaganda. Let's go to group 4. Isa yun, ma'am. Magandang hapon po. Ito po ay sa grupo namin ang kukunahan ni Dr. Bing Peñalosa with the assistance of Sister Nora sa mga parishes po ng San Pedro, Santa Maria, San Antonio Calayaan, St. Joseph, Husband of Mary, at saka St. James Pinecliff. So, sa amin pong pag-discuss na ano namin, nagko-contribute ang bawat isa sa amin at isa sa aming na-find ay itong attitude related to patient and client. Kasi po, minsan, kahit na ang pasyente, yun ang pinuntahan sa bahay, ano yung in-explainan na, tapos sasabihan mo pang, sige, ako mamasahin ng iyong, ako ang magbayad ng pamasahe, pakainin mo pa, sasabihin lang sa'yo ay bukas na. Kinabukasan, pagbalik mo, sasabihin naman sa'yo, kasi binigyan mo na siya ng ano, yung sputum na container, sasabihin naman sa'yo, wala namang lumalabas. No, tuturuan mo ulit siya kung paano magpalabas ng sputum, sasabihin ulit, wala pong lumalabas. Kaya, ganun po ang ano, aming nakita. Tapos, poverty or financial problem. Ibig sabihin po yung, katulad sa mga areas namin dito, karamihan po diyan ay nasa upland. So, kahit po magpagamot sila minsan, nagiging hindrance sa barrier po yan, kasi po wala naman silang pabili ng masustansyang pagkain. Karamihan po tuyo, o kaya ano lamang po. Tapos financial din po sa pamasahe sa pagbaba. Pagbaba po nila. So, yun po ang isang barrier. Tapos availability. Sasabihin naman ng patient na pinuntahan mo, ay may trabaho kasi ako eh. Sayang po ang aking kita sa araw na ito. Hindi siya available sa mga araw na pinupuntahan mo. Kahit ang lumuhod ka sa kanya, hindi ka naman niya pupuntahan. Hindi ka niya sasama. Tapos attitude of health worker. Ito po yung mga mapataray na health worker na sa self-help. Na di ba dapat pag ang pasyente mo ay may ano ng TV, may ugnayan po kayo na secret lang po yun. Pero nasa ng pagbalik ng patient, tapos nandun ka pala sa pinto, sasabihin sa iyo na nurse na positive po kayo. O na broadcast na po doon sa tao na nandun sa paligod po. So,
Ito pong doctor is out of post. Parati pong wala ang doktor. Parati pong wala ang doktor. Tapos, lack of knowledge of patient, no? Lack of knowledge of patient na kahit na-explainan mo na siya na ganito buha ka na ng TV, ganyan, eh hindi pa rin niya naiintindihan at hindi niya nalalaman sa kanyang sarili kung ano ang impact ng sakit na meron siya. Akala lang niya, malusog pa siya, malakas pa siya, so hindi niya pinaliwala ko niya yan. Tapos, lack of care ng health worker. No, lack of care ng health worker. Pagbasa daw, ay hindi naman siya ano, specialized sa ganong field ng tuberculosis. Eh, ang doktor minsan ay pinaliwala na niya yung facility. O kaya naman, yung mga nurses na nandoon, kaya mga workers na nandoon, eh, pag naabutan mo, pag hindi naman sa kanila nakatoka, yung ganong ano, baliwala din. So, maghintay ka dun hanggang hapon. Tapos, case holding naman po, non-compliance of treatment. So, ito po yung mga pasyente yung ginagamot na, hindi pa rin gumagaling dahil unattentive po sila. Kahit nasasabihan mo na ganito pang gagawin ko, ang iyong gamot po ay ganito, ganyan ang inumin mo, ay ang mapa kasi, hindi kasi siya nakikinig. Hindi nakikinig kasi hindi niya nag-gets yung ano, yung treatment. Tapos, does not follow instructions. Sinasabi mo, inumin mo ito sa ganitong ano, karamihan po niya, kaya nga may tutok na putan dahil family at saka yung patient, pero makikita na lang ng member na family na yung gamot na sa ilalim ng kamo, hindi iniinom. Tapos, no, non-support morally from the family. Kasi nga, minsan, yung member ng pamilya, siya pa yung unang nag-ostracize, unang nagsisegregate ng kanyang patient na within the family. No, minsan, yung walang, parang walang care, walang love na pinapakita, kaya yun din po. So, vices, dahil po gumagaling na tayo sa pag-inom natin ng gamot, magaling na, after 2 months or 3 months, maganda na ang pakiramdam, tinitigilan po natin ang pag-inom ng gamot, tinatago na po natin ang gamot, tapos, nandyan na po yung, ay, magaling na ako, magsisagarili na po uli ako, at mag-iinom na po ako. Balik po ako sa dati. Ganun po ang mga nakikita ng link barriers. Yun lamang po. Thank you. Salamat. Bago naman. Bigyan din sila ng Angels Club. Alam mo ba? Kasi mukha silang angel. Angels Club, ito. Begin natin ang group 4 ng Angel Strap. Go! Showboy, si Kuya Carlo. Tawagin natin ang group 1. 1 ka talaga, Rami. Sorry po. Kami pong group 1 ay pasensya na po kayo ha, kung kulang po ang aming. Dito po sa case finding, unang-una po siyempre, pasyente po ang number 1 nating client. Sa category po ng pasyente, kalimitan po sa mga pasyente na nakakaharap sa amin po, sa aming lugar o sa lugar po din ng aming mga kasama, kalimitan po nahihiya. Sa totoo lang po, nahihiya ang mga pasyente na malamang na sila ay mayroong TB. At number 2 po, number 2 ay ang financial problem. At totoo naman po, na pag walang pera, ang isang tao ay nahihiya kahit po sa health center pumunta, ay ibaan po ang pananaw nila sa kanilang sarili. Awa po sila, lalo na sasabihan na sila ay may sakit na TB. Ang palagay nila po sa kanilang sarili, sila iwala na sa mundo. Dahil yun po ang naging ano ng ating mga mental, ano po, ating mga sarili, ano po. At number 3, tamad po nilang ng gamot. Ito po yung sa case holding.
Sa case holding po, kulang sa kalaman. Totoo naman po, pero ito pong panahon na ito sa amin sa health center sa Victoria po. Napakaganda naman po, lalo ito po ay tinatransfer ng mga barang sa MHO, nurses, at barangay health worker. Kaya hindi na po siguro kulang sa kaalaman ang mga ang pasyente po. Yun na nga lang, ang kalimitan, pasyente na rin po ang talaga nagiging dahilan ng ating mga problema sa po sa health center. Ang number two po, pagwawalang bahala. Kalimitan po namin nami-meet ay inaaway pa po kami ng pasyente. Lalo po pag hihingi ng gamot na sa totoo lang po sa center po ay sa Victoria, napakaraming pasyente. Araw-araw po yun. Hindi makomitin po ng aming mga nurses na mabigyang attention po sila. Kasi meron na po tayong TV.s po na center. Yung room, open po yun. Doon po dinadala sila. Ina-assist po namin sila na pumunta doon at doon po sila bibigyan ng kaalaman. At ang mga kalimitan po naman ay number 3, private po. Lalo na po yung iba na malalaman na sila may TV, nagpapa-private doctor po. Pero pagdating po sa nawawalan na sila ng pera, ng pambili ng gamot, ang gagawin po, babalik po sa center. At alam niyo po ba ang gusto nila mangyari? Katulad po nung aqua po, kuha tablet po. Yun ang gusto nilang inumin. Ay, hindi po ba tayo po sa public, sa government, ay yun po lang mura po. At kalimitan po din, yung may sakit na TB, hindi po nila alam yung kung ano yung bigat pag hindi po nagamot. Siyempre, ang nasa center po, ang gusto po, sa amin po, sa sanyo center to, napaka-ano po ng aming mga nurse, lalo na po aming kinetsyo. At ang mga barangay health worker, tutok po silang magamutan. Hindi po nila ipinapaubaya po sa mga midwife, barangay health worker, nurses, at saka po MSU namin. Ayun, kalimitan po din, pero hindi naman po nagpapacheck. Talaga lang po siguro na isa merong mabigat daw ang kanilang katawan na hindi nakakabalik. Ang ginagawa naman po ng barangay health worker, pinupuntahan po nila sa bahay-bahay. Kaya kung isa ang kalimitan, siguro yung mga pasyente na nga po na talagang ayaw na nilang magpagamot. Ayun. At ang kailan ang wala nga po yung financial problem. Ayun lang po. Salamat po. Nag-aabak kayo, ano? Maraming salamat sa Group 1. Bigyan sila ng tatlong palakpak. Thank you. Nag-aabak kayo. Huwag mo yan na. Group 2. Bako. Magandang hapon po ulit. Para po nakaka-delegate yung huling sana na ulit. Alam niyo po talaga, simula ko siguro sa muna sa TV doon talaga po. Ang principle po kasi ng TV doon talaga, sabi rin natin directly of self-treatment, talaga po ang principle po niyan ay pupuntahan ng health worker o ng mga yung mga volunteer worker, yung pasyente para ibigay po yung gamot. At ang sabi po doon ay everyday. So imagine niyo po, everyday pupunta po yung pasyente, yung health worker, isang pasyente na may sakit sa baba. Para ma-eliminate na po yung nahihiya sila. Kasi kung pupunta sila sa health center, doon po paano gabot, medyo nakahiya. Ito po kasi, pinupuntahan po sila. Kaya kung isipin po natin, sana po wala ng problema. Pero wala rin pa rin pong problema eh. At ang gobyerno na po gumagawa ng paraan, ang DOH and partnership with the PhilHealth. Alam niyo po, kung narinig po ninyo, ang PhilHealth po kasi ay ina-credit po yung mga health center natin para po pag ipasyente ng PhilHealth, pabayaran po ng PhilHealth yung health center at out of the payment po from the PhilHealth ay ibibigay po yung sa mga health worker, kati po sa mga volunteer, hinahatiyan sila doon para incentive na po nila or parang, di ba, ang hirap po kasi minsan or bihira na siguro po yung nagisilbi sa bayan pero wala pong nakukuha ni ano, di ba? Napaka-grabe commitment po yun. Wala kang nakukuha out of your service sa public o sa mga kaupayan, wala kang nakukuha. So, binibigyan na po yun ang gobyerno ng katapat. So, binibigyan po sila ng incident. Pero dahil pa rin po problema. Di ba po, dahil pa rin problema. Ito nga po,
yung case finding po namin, ayan po, lack of knowledge. Ang totoo po, hindi lang po yung pasyente minsan nang walang alam eh. Minsan mismo po yung nasa mga health worker, minsan hindi rin alam. Kasi nga po, hindi siguro na o yan. Actually po, narinig po kanina, minsan daw po yung doctor ay wala sa center. Pero hindi ko ako sa center, sa hospital po ako. Alam niyo po, kaya po nawawala po yung doctor sa center. Ang totoo po yan, siguro po nasa DOH training po yan. Alam niyo po kami sa hospital, ang dahil po namin training sa DOH. Lalo na po yung sa health center, kaya tayo pong paperwork po talaga. Kaya talaga pong, minsan nawawala talaga yung doctor sa health center. Tapos, ang ginagawa naman po ng doctor sa health center, tinitrain po yung mga midwife niya. Sa amin pong lugar, siguro sa inyo ganun din po, baka sa amin po, yung malaki po sa health center, sa dalawa po ang aming si, ang city health officer namin dalawa. Sa ibang bahay siguro, isa lang. Tapos sa para-barangay, midwife na lang po yan. So, ang ginagawa po ng city health officer or municipal health officer, tinitrain po nila yung mga midwife nila o yung mga nasa para-barangay para po siyang mag-facilitate yung programa. At kasama po doon yung mga volunteer o mga ibang barangay health worker, kasama pong tinuturuan ng doktor. So, siyempre po, depende po yan sa capability o ability ng tao sa paano niya nakuha yung gustong parating ng doktor. So, doon kasi hindi nagkakaroon ng problema. Kaya po kung sabihin natin, maraming hindi alam yung pasyente, minsan po kasi sa health worker din po yung problema. So, dito po nakalagay yung patient. High tolerance. Sabi ko kasi, may mga pasyente po kasi o mga tao na may sakit, kinakaya nila. So, di ba, sa halip nga naman magpunta po sa health center o sa doktor, eh, nagtatrabaho para may pangarap, may pang-suporta sila sa araw-araw. So, hindi po nila binibigay ng priority yung health po nila. So, number three po, nahihiyaw, natatakot na malaman ng sakit. Kasi nga po, nandun pa po yung tinatawag na stigma po ba yun. So, di ba po, sabi ni, ano po, ni Father Pangina na 1950, di ba po, kung di po ako nagkakamali, di ba si Manuel Luis Quezon, di ba kinamatay po niya TV din. So talaga pong totoo yun nung panahon, pag nagkaroon ka po talaga sakit sa bagat, eh, namamatay ka. Kasi nga po, noon pa lang binidiscover o nai-discover yung gamot po at hindi pa ganun talaga available po sa atin. At nandiyan po yung kahirapan. Itingin nyo na po si Presidente Quezon, hindi na po siya mahirap, pero pa siya namatay sa TV. What more po kung yung tao talaga ay walang ang gastos, walang means. Kaya nga po ito nga po yung TBDOS program. Eh. Sila na po yung pupunta sa bahay. Eh sana nga lang po, napapangatawalan po ng ating mga health worker yung ganung trabaho. Kasi po, kung di talaga, talagang may missing link po talaga. Ang totoo po niyan, yung pagpunta ko po dito, ako isa din ng aming Paris Priest, parang natuwa po ako. Kasi ang question po sa akin, ba't pag ganyan yung programa natin sa government? Kasi nga po may missing link pa rin eh. Sana po ang sagot sa missing link natin tayo po yun. Yung link na, di ba, kung matututo tayo lahat dito, pagdating natin sa ating mga lugar, eh, ang dami natin alam tungkol sa TV. So, makakausap po natin yung mga kapitbahay, mga sa Paris natin. So, sa, malaking, para po sa akin, sa, napakalaking bagay po itong ginagawa natin. So, yun po, yung category ay iba sa pasyente po yun. Sa health worker naman po, ayan, lack of interest or commitment of the health worker. Kasi nga po, napakalaking factor po talaga ng ating ano ng ating Paris dito eh. Isa sa ating po ni Father Lain na evangelization. Kasi nga po, pag nagtatrabaho po kasi minsan ng mga health worker, parang bigahon lang po. Pag chicken ka sa umaga, ito ang gawin mo. Umuwi. Tapos pag nagawa mo na yung trabaho, umuwi ka sa bahay, mag-sign out ka, ganyan. Tapos umuwi ka sa bahay. Inawawala po yung commitment po kasi. So pag wala po kasi commitment sa trabaho natin, eh talaga po doon nagkaka-problema. Eh, actually po, nakatuwang marinig sabi ni Father kanina. Di ba, wala tayong in-expect dito na something na financial support natin. Pero nakatuwang pakinggan na, di ba, yung ginagawa pala natin ay, di ba, eh, sabi nga ni Lord po, di po ba, pag minahal mo daw yung kapwa mo, yung para bang hindi ka mahal-mahal, kasi nga, may sakit sa TVN, bakit mo mamahalin? Eh, hindi po natin alam na minamahal pala natin po ay si Lord, di po ba? So, yung gawin sa atin, di ba, may mga mission na pumunta po sa mga sa preso, ganyan. Kaya medical needs sa mga ganung lugar. So yun po yung kasi dahil po doon sa lab natin sa mga kababayan natin. So yan, lack of motivation. Actually po siguro po sa iba talagang hindi motivated. Pero ang isang motivation po na ginagawa ng ating gobyerno dito, through the PhD nga po, yung capitation po na tinatawag. Actually po, para hindi ako po nagkakamali, yung isang PTB patients po na ginamot at pinayaran ng PhD, pinabayaran niya tayo ng 4,000. Out of 4,000 po, 20% po na yung napupunta po sa City Health. At yung 20% naman po na yun ay hinahati po ng mga empleyado. Medyo malaki nga lang po yata yung sa doktor. 10% po yung sa doktor, 5% doon sa health worker, at 10% naman doon sa non-medical health worker. Yung po yung non-medical health worker, yung po yung mga ano,
yung mga barangay na doon, yung mga volunteer po yun. Office na po yun. Corruption, actually po, first time ko po itong marinig. Hindi ko po alam na nangyayari pala po yung ganda. Alam niyo po kasi, pero po tinatawag na private-public partnership ang ating pong Department of Health. Ang ibig sabihin po ng private public partnership, eh yung private doctor, magre-refer po ng pasyente sa health center at may dadala po kung referral yung pasyente galing sa doctor na private. Kapag napunta naman po yung pasyente niya sa health center, ipinabayaran po yung doctor pag nakapag-refer ng pasyente. So para mag-carry po yung mga private doctor na mag-refer sa health center, para po tumaas po yung case finding natin. Kaya lang po, nakikita namin ang actually po, personal po, hindi naman kasi yung hospital po namin, hindi kasi accredited sila niyang programa, pero kahit daw po sa ibang, kahit sa government din, nag-refer kami sa health center, eh may portion daw, parang may honorarium din kami natatanggap. Pero ang totoo po noon, wala kami natatanggap, sa tagalan ng programa, wala po kami natatanggap. So siguro, yan po yung isang reason kung bakit hindi po successful minsan yung programa, kasi nga po, yung pinangako mo sa private doctors na ibigay sa kanila, in return na mag-refer sila, etc. Hindi po nangyayari. Ayun, dun po pala po sa lower level po pala, sa barangay po, parang nagkaroon po na ganun programa, kapag ikaw daw po yung nakapag-refer ng pasyente sa health center, at yun ay nag-turn out into positive yung kanyang DSSM, yung spiritum examination niya positive. So may, ano din, parang may reward din, kumbaga, o may incentive ding ma-revisit yung nag-refer. Ayun po palang ginagawa daw po doon sa isang lugar sa atin, sa Laguna, ay pinapalitan yung pangalan na nag-refer. Para nga naman yung incentive ay hindi mapunta doon sa kusino lang, at sa kanya po mapupunta yung incentive na due, supposed to be doon sa totoong nagbigay ng referral. So may corruption din po. Tama po ba ang pagkakasabi? So yun po. At isa pa pong problema, kaya hindi po mataas sa ating case finding, kasi nga po, ramdam ko po doon sa ibang pasyente na na-encounter ko rin po sa hospital. Ang totoo po niyan talaga ako po, pag nakakita ako ng pasyente na nire-refer ko po sa incident, parang may puntong kinatakot ko na po eh. Alam niyo po ba na yung sakit na yan po eh maliit lang na mikrobyo. Pero sa katagalan po ng panahon, dumadami po yan at ang ginagawa po niya sa inyong katawan, sa inyong bagay, kinakain po niyo yung bagay lang umubos. So parang may pananakot na nga po ako ng konti. Pero hindi pa rin po sila napunta sa health center. Alam niyo po, halimbawa, bibili po kayo ng gamot, magkano po ba yung gamot sa isang araw? Sabihin po natin mga 30, 40 pesos. O sabihin mo na 50 pesos. Eh, sa isang araw po 50 pesos. Eh, sa isang buwan, 1,500 po yun. Sa isang taon po, parang 18,000 yata. Hindi po ba kayo natutuwa na pagdating ng Pasko? O sabihin mo, after 6 months, mayroon kayong 9,000, yung magagamit nyo sa ibang bagay. Pero hindi pa rin po sila napupunta sa center. Alam niyo po ang dahilan. Para ang sabi po ng iba, wala daw pong epekto yung gamot sa center. Tapos, isa na po, yun nga po, sa kabila na yan tayo. Dahil nga, sa ugali daw po nung health worker. So, marami pong gusto ang ating gobyerno na gawin talaga ang programa. Kaya lang po, hindi man natin makatupad ang maayos. Katulad po nung isa iba naman po, lang po personnel. Kasi siyempre naman po, ang budget po kasi dyan, depende po sa budget ng municipio, ng city health. Sa paglilanan niya ng ganitong pondo, ganito lang karami yung mapabayaran nating volunteer. Halimbawa, kasi po yung mga volunteer po sa amin, siguro sa inyo rin po, binibigyan po din ang parang allowance. O di ba, nakadepende po sa budget. Kaya po, kukunti po ang budget ng munisipyo o city government ay doon po medyo kinakapos para mapa-implement po ng maayos yung programa. Ayun po, yun po yung aming case finding. Sa case holding naman po, lack of knowledge o yung lack of knowledge. Retreatment. Kasi nga po, ang hirap po kasing i-motivate po talaga natin mga pasyente kasi po sa mga natatanong po pasyente, lalo na po yung mga may edad na, nagsasawa po sa gamot. Para po ang kanilang interpretation, pag uminom po sila ng gamot araw-araw, parang mas madadali daw sila, parang ganun. Pag nakaramdam po na ginaway sa katawan, tumihinto na po ng gamot. Ang hirap po ipaliwanag sa kanila. Isa na po yung lack of discipline. Actually po, isa namin sinasabi sa pasyente, pag kayo po'y nagamutan, bawal pong manigarilyo, bawal pong mag-inom ng alak. Kasi po, pag kayo po'y uminom ng alak at kayo na inom ng gamot sa baga, wapek po yun, sinasabi ko na wala ang epekto. Pero ganun pa rin po eh. Sila single, single pa rin, sila ninigarilyo, isa ninigarilyo pa rin po. Ang hirap po talaga mamutin. Madisiplina po natin mga pasyente. And bukod pa po dun sa
poverty, sa lakosan. At yung ba naman po, itinadaan na lang po sa Diyos. Eh, may awa naman ng Diyos, magaling na ako, misang po ganda ng kanila daw yung interpretation. Eh, kasi po, di po ba, may kasabihan po tayo, nasa tawa, nasa Diyos ang awa, nasa tawa ang gawa. Eh, kung puro Diyos ka na lang ng Diyos, eh, sa tao naman ay walang ginagawa, siguro po, wala lang. Mahirap po sabihin, bahala na si Lord, bahala na si God, bahala na ang Diyos. Eh, wala na sa sarili naman po niya, wala na po siyang ginagawa. Di po ba? Ayun, yung iba po ay lack of follow-up. Kaya po, yun sa lack of follow-up, kasi nga po nakaramdam na sila ng ginhawa. Misa po kasi yung ginhawa, hindi po kasi ibig sabihin na may magaling na po tayo sa ating sakit. Pag sinabi po kasi ng doktor na 1 month yan, 2 months or 6 months or ano ang katagal, sana po ay talaga sumunod yung pasyente. Yun nga lang pong sabi ni Padre kanina, isang linggo lang na treatment, pag nakaramdam ng pagaling ng 3 araw, inihinto na rin po yung gamot. Eh, one more po yung inimin ng mas matagal. So, mas nakapagsawa po ng pag-inom ng gamot, yun po ang kanilang interpretation. Directly observed treatment not followed. Yun po, ang prinsipyo nga kasi tutok gamotan, pupuntahan ng health worker o po ng mga barangay volunteers yung pasyente. Actually, everyday. Alam mo po, parang narinig ko sa iba, weekly po, sa araw-araw puntahan yung pasyente, linggo-linggo. Siyempre po, sa linggo na yun, na hindi mo nakikita yung pasyente, uminom kaya ng gamot yun, hindi kaya nalimutan. Yun pa din po kasi ang problema. Pagkalinduhan po, kaya talaga po, ang ideal po talaga daw ay equilibrium. So, negative attitude. Kasi nga po, pag nagagamutan, ang interpretation nga po ng iba, pag nagagamot ka, para bang, di ba, feeling mo may sakit, eh gusto mo sabihin, wala kang sakit. Diba? Pag nalaman may sakit ka, may tibig ka hinihin na, kinakaya po minsan na ating mga kababayan, ating mga kapatid. So, lack of explanation that treatment should be completed for 6 months. Alam niyo po kasi, sa barangay level, ang magkapaliwanag po yung midwife. Ang totoo po niyan, iba po baka nagkapaliwanag siguro po yung doktor. Kaya nga lang po, ang ating mga doktor naman talaga, halos wala po talagang panahon na pumunta ng barangay minsan. So, yun po, sana sa ganitong programa po natin, siguro po isa nating magagawa. Ako po bilang doktor siguro. Alam niyo po, ako po nasa hospital, isang po, gusto ko pumunta ng barangay. Kaya alam naman po kasi, pag ginawa ko yun, baka naman po sabihin ng si Tito Officer namin, baka inagawa ko siya ng trabaho, baka naman po pumunta ng barangay, di ko ba. So, nakatuwa rin po na through this CBCT initiative na programa po, siguro magagawa po natin yun. So, pag siguro po ako pupunta ng barangay para gawin yung i-joking natin ang mga pasyente, hindi through the government hospital kung saan po ang trabaho, siguro po through the parish namin. Siguro po gano'n. Para hindi naman tumatay yung inagawa ko ng trabaho po yung aming city health officer. So, for implementation and monitoring. So, implementation po, siyempre, yun nga po, di ba, yung araw-araw dapat pupunta yung networker pero weekly ginagawa. Pagdating naman po sa monitoring, masakit man po, sorry na lang po, pero sa iba po kasi, for the sake na makomplain mo yung ginagawa mo araw-araw, isa po kasi dinudok po yung mga documents. For the sake na masakit mo yun on time sa iyong doktor, sa city health, kailangan tapusin mo kahit hindi mo pa natatapos yun. Isa po kasi ganun. Sa dami po pala ng trabaho, sa dami ng ginagawa, o dahil nag-iisa ka sa barangay. So, kaya po hindi pa kailangan monitoring kasi minsan po eh, ganun na lang po siguro yung ginagawa. At yun po, isa dito yung isodin natin yung poor participation of the private hospital or private doctors. Eh kasi po, para tumas po kasi yung case filing natin, case holding natin, eh dapat po kasi nire-report po ng mga private doctors natin yung mga pinag-inagamot nila sa TV. Kaya lang po, ang alam ko po noon, majority po sa ating mga private health practitioners, hindi po nag-report sa health center. May sarili po sila nga. So, ngayon po, kaya po mababa ang case finding, case holding po na. Ngayon po. Gusto lang ko mag-share ng konti. Actually, sana unahin ko po ito. Ako po kasi, ang preparatory course po kasi bago po ako mag-doctor ay mentic po ako. Eh, medyo pinalan po ako siguro na ako ay makapag-rotate sa QI ng 6 months nung ako ay intern pa lang ng MedTech. At naging trabaho po namin dyan sa QI, doon sa likod niyan, meron dyan barangay na ina-outreach po namin
nagkaroon po ng pag-aaral yung DIY that time na yung mga pasyente, doon po ang dapat ibinibigay sa kanila, monthly po yun. So ang ginagawa pala po ng ibang pasyente, dahil yung ibang pasyente na nahihiyang magpunta sa hospital nga o sa doktor o sa barangay, eh bumibili na lang ng gamot sa mga binibigyan. So yung mga binibigyan po ng gamot, hindi nila nilagay yung gamot at binibenta po nila. Totoo po nangyari po yun sa around the area ng DIY po na yan. Kaya po, na siguro ginawa ng ating gobyerno na maging thoughts na lang yung direct use of treatment para makita mo talaga na iniinom ng pasyente po yung gamot. Dito yung reason kung bakit nangyari ko yung program. Kasi po nung unang panahon na yun, 1980s po yun, eh binibenta po ng mga pasyente may TB yung kanilang gamot sa ibang pasyente na may TB din. Hindi po nila kaya napakalaki po talaga ng programa po na problema po natin sa TV po na to. Hindi lang po sa pasyente, hindi lang po sa city health natin, sa mga doktor. So, yun po, pag nalaman po natin yung mga problema ngayon, sana po doon po tayo, yun po ang pasukan natin. So, sana po ipagawal po natin ang pasan. Maraming salamat. Hello. Thank you. Salamat po. Napakamalaman yung kanyang sharing dahil base talaga sa kanyang karanasan. Okay. Ako'y nakikinig at naglagay ako ng mga ilang mga common o mga kaparehas na mga balakid sa TV program dito sa Laguna. At ang inyong mga nasabi ay ang mga sumusunod. Una, na karamihan yung apat na grupo na nagsabi kung tayo sa case finding. Yung ugali ng mga kliyente o yung mga pasyente. Oo nga naman, ano? Pero, iisipin natin kung ang ugali sa tuberculosis ang pagbabatay natin o balakid, magandang isipin, hihinto na ba tayo doon? Ano yung pwede natin gawin? Para maiba yung kanilang pananaw tungkol sa tuberculosis. Okay? Pangalawa, yung pong tinatawag nating lack of knowledge, which is also awareness. Pangatlo, maganda yung sinabi, mental health, kalusugan ng kaisipan. Akala mo lang matino ka, pero hindi. Okay. Meron tinatawag talagang mental health. At sa aking palagay, no? Dahil dati ay nagtatrabaho din ako, isa talagang hindi nabibigyan ng tugon ay yung tinatawag din mental health. Kadalasan, ang binibigyan ng pansin, infectious disease, non-communicable diseases, pero kung makikita natin, pag yung mental health, nakakalimutan yun. Hindi talaga siya nabibigyan ng mas importansya o mas malalim na programa dahil sa ating mga kababayan na nasa mental hospital, ito lang po, ano? Hindi sila nabibigyan ng mas magandang serbisyo. Napunta na ba kayo? Galing po ba kayo doon? Diba? Hindi talaga nabibigyan. Hindi po lahat ng probinsya ay mayroong mental hospital. Itong aking kaibigan dito ay galing ata ako. Okay. Ng duty. Okay. Ako nag-rotate din ako noon doon eh. At hanggang ngayon naman po ay once or twice a month ay nagbimisa po ako doon. Kaya nakikita ko kung bakit hindi nabibigyan ng tugon. At sa palagay ko, isa rin yun na balakid. Doon sa case voting, isang lumabas doon ay yung non-compliance. Bakit? Kasi nga, kulang ng treatment partner. Kulang ng follow-up. Okay. Tinakop po natin ngayon ang mga common na balakid. Medyo habang kayo po ay nagbibigay ng inyong report, ako naman po ay gumagawa ng aking report din. Okay. Para i-capture. Medyo nabigyan nyo na yung dapat ipalabas. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng mas malalim na barriers, okay, o kaya mga factors
tungkol sa TV program. Ito pong presentation ko ay nanggaling sa aming discussion noon sa Baguio. Ito ay tungkol doon sa Global Fund and the TV program. Yung iba dito ay salamat sa impacto. Ito po ang national TV program. Ito yung tinatawag na vision and mission. Para makita natin yung present mo at yung ating objective. Sa buong Pilipinas, ang vision natin ay isang bayan, a country where TB is no longer a public health problem. Isang bansa na ang tuberculosis ay hindi na problema. Alam mo ang ating vision, ensure, magsigurado that TB dots services are available, accessible, and affordable to the communities in collaboration with local government units and other partners. So yun ang ating vision and mission. What is our goal? Ano ang national TB program na goal natin? To reduce the morbidity, meaning yung pagkakasakit and mortality, mamamatay, from tuberculosis by half, meaning 50% in the year 2015, contributing now to the Millennium Development Goal that was set in the year 2000. It's already 2015, but are we reaching this 50% half to reduce morbidity and mortality? Okay? Sa palagay ko, parang hindi pa natin makaabot. Ang layunin po ng National TB Program ay hanapin ang mga aktibong kaso ng tuberculosis, case detection, at gamutin ang mga may sakit na TB o yung cure rate. Case detection rate, bilang nakita na positibo ng examination ng plema kumpara sa tinatayang dami ng presumptive TB sa isang lugar. 70% new smear positive cases or 85% all forms. Pero ngayon, ginawa natin 90% all forms. Claro, yun ang ating target. Anong ginagawa? Kayo, mga parish health workers or barangay health workers, community volunteer, may nakita ang kapitbahay, kakomunidad na may ubong dalawang linggo na. Dinala mo siya sa health center. At pagdating sa health center, papasok ngayon sa tinatawag nating cure rate process. Bilang na nakompleto ng paggagamot sa TB at napatunayan sa paggagamit ng follow-up sputum on 90%. Tutok gamutan. I think we have discussed this. TOTS program. Okay. Ang paggagamot sa taong may TB, ang doktor sa health center ay nagdidesisyon kung ano ang uri ng gamot at tagal ng paggagamot ng pasyente. May dalawang bahagi. Ito yung sinasabi natin. Intensive phase na 2 to 3 months at yung maintenance phase na 4 to 5 months. Okay. Sisimulan ng nurse ang gamutan. Bibigyan ng treatment partner ang pasyente. O kayong dalawa ha, partner-partner. At pagkatapos nun, sputum follow-up ng pasyente. Yun yung tinatawag nating case holding. Klaro? At may libre ang gamot ang health center. Mga posibleng side effect ng gamot. Maraming makaranas ang pasyente ng side effect dahil sa gamot. Pero kalimitan ay hindi ito delikado, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nararanasan ng pasyente. Ito yung mga side effect na may nagtanong sa akin kanina. Una, pagsakit ng tiyan, pangangati, paninilaw ng ihi, pananakit ng kasukasuhan at paglalagnan. Ito yung mga side effects ng ating gamot. At kailangan natin ng sputum follow-up, usually after the intensive phase, at after the maintenance phase. Ang sputum follow-up sa panahon ng gamutan ay parang upang malaman kung gumagaling ang pasyente. Ano ang mangyayari pag tinigil ang pag-inom? Hindi gagaling, patuloy na makakahawa, magkakaroon ng resistensya at pupunta yun sa MDR, TB, at of course, ano ang mangyayari? Mamamatay. Okay? Ano mga treatment outcomes natin? Cure! Dahil nakompleto na ang pag-inom ng gamot at negative ka sa tatlong sputum follow-up exam. Treatment completed. Nakompleto na ang pag-inom ng gamot, ngunit hindi nakakompleto ng sputum follow-up. So pag sabing cured ka, pati yung sputum mo nagawa mo na. Pag sabing complete or treatment complete, natapos mo yung anong nagawang gamutan pero wala pang sputum follow-up.
Okay? Die! Obvious naman, namatay. Okay? Sa panahon ng gamutan, treatment failed. Positibo pa din sa ika-limang buwan o higit pa habang nagagamutan. Defaulted, hindi ipinagpatuloy ang pag-inom ng gamot ng dalawang o higit pa. Transferred out, lumipat ng ibang DOTS facility. So nakikita natin, so cure, treatment completed, die, treatment failed, defaulted, transferred out. Sa tuberculosis, meron tayong tinatawag na cough to cure pathway. Cough to cure pathway. Hanggang cure. Tapos na lahat ang gamot at sputum follow-up. At ito yung different stages na ating cough to cure pathway. Seek early care. Then, go to DOTS facility. And then, complete diagnosis. Then, begin treatment. Tapos, continue treatment. And then, complete treatment. And then, cure. Nakukuha? Cough to cure pathway. Ano po yan? Seek early care. Ano pa nga nandito sa seek early care? We try to identify or recognize the presence of signs and symptoms. Ano yung mga symptoms? Obo? Okay, pamamaya. Pag yun nakita mo, boom! Go to the DOTS facility. Choose to seek TB care from DOTS facility. Kung nasaan ka man dito sa Laguna. Baka tapos doon, magpa-sputum examination ka. Magpa-check up, magpa-consulta. Complete diagnosis. Okay? X-ray. And then after that, start treatment. Mag-umpisa ka lang ng gamutan. May treatment partner ka. Continue treatment. Commit yourself na katapos mo yung 6 na buwan. At pagkatapos mo ng 6 na buwan, natapos, then 4-3 sputum follow-up to determine if you're cured or not. Naintindihan kayo. I-represent ko sa inyo ang barrier natin base sa cough to cure pathway. Baka meron tayong makita doon sa sinasabi natin. Okay. Ano ba yung tinatawag nating barrier? Yung mga barriers natin can be individual. Yung sinasabi nyo dito, pasyente, health worker. Pero din yan in group, yung komunidad mismo. Pwede rin yan yung mismong health system characteristic. Yung sinasabi nyo baka may corruption. Pwede rin yan behavior actions. Ito yung attitude. Nakukuha po natin. So, pwede siyang individual, pwedeng grupo, pwede yung service delivery o yung attitude. Let's start. Let's go to the same early care barriers. What are the barriers here? One, poor knowledge about TB signs and symptoms. True? True. Hindi alam na yung kanyang ubo ay TB na. Sabi niya, okay lang to, siguro nasamig na ako. Dalawang buwan ka na nasasamig. Pangalawa, poor knowledge of care and cure. Na-mention rin yan. It's about yung kaalaman. Low risk perception. Okay? That's true. Low risk perception. Stigma. Uy, wala akong TB. Then nasa denial ka. Kasi baka pandirihan ka. Distance and cost. Nasabi kayo na ng group 1. Group 3 nag-report. Yung distance na pagpunta ko doon sa DOTS facility. Kasi nga, kailangan na pamasahe. Buti na lang. Wala lang si Jason doon na magbibigay ng pamasahe. Walang reimbursement. Okay. Next. How about now, the same early care sa mga private clinic o mga RHUs? Ano mga barrier naman doon? Not reaching out to the barangays to conduct information campaign. That is true. Meron kayong mga municipal health office, may mga social hygiene, that's for HIV. So, municipal health office, meron din kayong mga clinic sa province o kaya sa city, pero hanggang clinic lang sila. Hindi sila lumalabas para magpalaganap ng kaalaman tungkol sa tuberculosis. O di kaya naman, ito yun ha, na-train ang mga BHW.
Pero itong mga PHW, parang hindi sila suportado doon sa pagpapalaganap ng TB. Tama ba ako? O di kaya naman, alam mo tungkol sa TB, pero papatak pa rin tayo na ako lang ang nakakaagaw. Therefore, kung makikita natin, hindi lahat nakakaalam ng TB. There is now limited number of personnel involved in the information dissemination. Para bang titignan natin sarili natin? Bato-bato ha? Sana magkamaan. Kanina po nagtanong ako kung ilang buwan. Tignan mo, ilang iba-iba ang alam natin. Tatlo, anim, dose. Kung yan, kung ako yung pasyente, sino paniniwalaan ko sa inyo? Pero kung alam natin lahat, iisa yung alam natin, iisa ang mensahe natin, hindi ba mas credible tayo? Eh kung ikaw 3, ikaw 6, ikaw 12, eh yung sa tatlo, wala palang tama. Makikita po natin ngayon. In other words, ang input natin dito ay, let us make a more cohesive, a more integrated program. Kung saan